kailangan natin mag-prepare ng flour. 2 cups flour lang yan, then 4 eggs and half butter. Ini-melt natin yung butter. Ayan. Pag melt na siya, saka natin siya iyan. Ilalagay dito sa gagawin natin cupcake. Cupcake at saka sponge cake. Okay, so wait lang natin guys. Maging melt. Pero anin ko na siya yan, para na siya mag-melt. Ayan. Wala tayong blender, mano-mano. Manumanuhin na lang natin to. Tapos palamigin lang natin yung ating ano, butter. Bago tayo magano, bago natin i-oven, habang tayo naghihintay at ginagawa natin yun, painitin muna natin to. Oven. Ayan, painitin lang po natin din para madali siya mong ano, mainit na bago ilagay. Guys, pag naano nyo na, na-melt na yan, nahalo na natin yung ano natin, butter. Hindi pa siya tunaw. 2 cups, ano lang to, flour. Sa maliit lang, nalalagyan. Tapos, lagyan nyo ng ano, ng kokwa kung gusto nyo. It's up to you. 4 na itlog, at saka, ano, 2. Ako hindi na naglalagay. Pag marami itlog, hindi na naglalagay ng baking. Pero, it's up to you. Maglagay kayo. Tapos, lagyan ko ng kokwa. Or Milo. Bahala kayo kung anong gusto nyo flavor. Haluin lang nyo. Lagyan nyo ng kokwa. Bago i-mix lang nyo ng ayos. Pagpantay na siya, pantay na yung mix nyo. So, maglalagay na tayo dito. Maliit yung aking ano. Yung nabili ko noong nakaraan. Ang hirap na hawak ang cellphone. So, sana, ano. So, gagawin ko lang, konti lang. 3, 6, 9, 12. 12 lang gagawin ko. Tapos, lalagay ko dito yung tira. Ayan. Ilalagay na lang natin. Wala tayong pang sumpit. So, mano-mano. Mano-mano lang tayo. Ano diba? Kasi ano to guys, hindi naman siya masyadong marami. Kasi gawa tayo ng isang lagyan nyo naman sa ibabaw. Bahala kayo. Okay, tapos na. O, diba? Maglagay natin ito. Para malakas siya. Hindi siya pantay-pantay ang gawa ko kasi pang sa amin lang, pang kain lang. Buti may natira pa akong flour. So, pero ang ano, chocolate sa kanila akong kokwa. Ayan. Pagbibita natin sa ito. Iisa kasi yung lanera. So, para siya pantay. Para pantay. So, ayan guys. Nasa it's okay kung lalagyan nyo. So, ilalagay na natin. Ilalagay na natin. Sa taas muna. Hindi natin siya ibaba. Ayan. Wait lang tayo ng ilang minutes. So,
May kanting natira, guys. Pero, may paper ano pa yun. Nilipit lang tayo ng paper. So, may pang-merienda na kami. May mga keso. Diba? Guys, pag kayo nasa abroad, hindi nagbibili ng merienda na kami. Bumili kayo ng sarili ng flour. Then, gumawa kayo kung marunong kayo. Mag-search na lang kayo sa YouTube. Kahit walang baking yan, damihan nyo na lang ng ano. Kunti lang ito, kunti lang. So, dapat sa bilog, so, kasi wala, kung maliit lang ito, kunti lang ito. So, kung ano man ang size yan, bahala na. Kasi wala tayong round na maliit. Tingnan lang natin kung anong kalalapasan niya. Hindi ko na siya paano kasi maliit siya, konti lang. So, lalagyan natin. So, dapat ano natin ito. Natin guys, kung ano magiging mapapala. Video malaki na. So, maya-maya ng konti. Yan na natin maya-maya ng konti. Ayan guys. O, diba? Pero, ibababa natin siya. Guys, sabi nila, hindi siya umahalsa ng walang ano. Sabi nila, hindi umahalsa yung ano nito. Natanggal ang ating ano. Hindi siya umalsa ng walang baking. Guys, damihan lang yun na itlog para umalsa. Kasi lagi tayong nagluluto, kaya parang nakakabisado natin. Ayoko na may baking, medyo makakain. Ito yung ano, yung tira. So, yung tira, ginawa kong ganyan lang siya. Ayan. Kung makakadaan si Kuya El, bibigyan ko nito. Kasi mahilig si Ate Lisa. Gusto niya tilisa yung gawa kong mga ganito. Kung makakadaan siya. Ay, naku, natumba siya. Guys. Kailangan kong tanggalin lahat. Kasi naano siya, yung naano. Natanggal. Natin ng ano ha, 5 minutes pa. 5 minutes kasi hindi pa siya luto. Hindi pa siya luto. So, yan guys, gumamit kayo ng toothpick para alam yung luto na. Yan, ibig sabihin pa ganyan, luto na siya guys. Ayan, pwede na siya. Gagamit kayo ng toothpick, itusukin nyo. Kung smooth siya, yung diretso lang siya. Luto na siya. So then, yan, diba, maganda na siya. Nakaluto na rin tayo kahit papaano. Let's eat! Ayan guys, luto na ang ating cupcake. Luto na siya guys. So napakainit. At ako basa ng paos. Ayan. O diba, nakaluto tayo ng cupcake ng ilang piraso. O diba, maroon na tayong gumawa ng cupcake. Ayan guys, done. Thank you for watching. So, ayan, kahit wala sa size. O, diba? Done po ang ating cupcake. O, diba? Natin guys, ang one. Ayan. Try natin ang one. Ayan, para kung ano. Ayan, masarap siya. Maraming butter. Sarap. Diba? Pag malamig ito, masarap. Mainit, hindi ko malasahan. dami. Thank you for watching. Hindi kayo gugutumin pag nandito kayo sa abroad. Pag ang mga amo natin, lalo sa part ng Saudi, may lig dyan, ano, may mga harina dyan, gumawa kayo.
Para hindi kayo gutumin na yan. Gawa kayo kahit anong klaseng tinapay. O diba? Kasi pag salta pa lang ninyo, lalo sa mga beginners, mga bago, na nag-OFW, need nyo ng diskarte para makakain. Kasi wala sa inyong ihahain na kanin. Kailangan nyo masanay sa iba-ibang pagkain, iba-ibang taste. Ang sisiguraduhin ko lang, talagang hindi na, wala silang ano doon. Napakadami nilang harina doon, makakagawa kayo. Kahit anong klaseng tinapay. Yung mga hindi marunong gumawa, mag-search lang kayo sa YouTube. Matututo kayo. Ayan. O, oh, diba? Kasi yung unang abroad ko, ano eh. Ayan. Unang abroad ko walang kanin. Kaya gumagawa ako ng ano, ng mga tinapay. O kaya, ano, mga salad, gumawa kayo, mga ganun. Para hindi kayo magutom. Ayan, at huwag tayong iiyak-iyak pag nagugutom doon. Dumiskarte kayo kung anong pwede nyo lutuin, gawin lang nyo. Kasi ganun talaga kalang tibayan natin. Yan, mga, ano, mga OFW ng kagaya ko. Ayan, dito naman, malaya naman kami kasi unang-una amin naman ang harina, aming flour. Pero nagnakaw na lang ako ng kokwa. Pwede mang yellow lang yan o white. Lagyan ko lang lang siya ng kokwa. Meron naman dito yung sa Starbucks na kokwa. Nagnakaw ako. Pero siguro naman eh, kahit may camera yun, bahala sila sa buhay nila. Hindi naman tayo nagnanakaw na kung ano man. Basta yan lang. So, discard yun lang para hindi tayo magutom. Yun lang guys.